pagkain, sarap. Sabi, ito na pagkain. Ang sarap. Si Robert sa Malacan. Ayan, oh. So, kumakain na yung mga vlogger at mga loyalists. Ito yung ano. Yan, patapos ng kumain. Old school Pinoy, mga babayan. RTV. Eh, ito pong ngayon po na naupo na po ang ating presidenta. Tuwa-tuwa po kami. Ayun. Dahil siya ang magpapatuloy ng ginawa namin ng Amerika po. Siya po magpapatuloy. Inaasahan po namin yan. Wow. Wala tayong narinig na masama salita sa presidente natin. Hindi siya bumatikos sa mga kalaban. Ang kalaban ng binabatikos, sinisiraan doon si BBM. Pero si BBM, walang sinasabing masama salita. Ayan. Thank you, Mami. Ano ang sabi niyo sa ating President Bongbong Marcos? Eh, sabi ko nga, wala na tayo ibang pinagkakatulang pamilya o politiko kundi mga Marcos na lang. Nasubukan na natin yan. Message after 36 years, wala akong nangyari. Ngayon, magkakapag-asa tayo dahil nakabalik ang Marcos. Ang talagang laban natin. Kasi ako sa aking pananaw, opinion, wala na akong pwedeng pagkatiwalaan eh, kundi ang Marcos lang. Sir, ano po yung mga memorable niyo po sa ating sa kanyang magulang? Memorable ano, naging factory worker ako, 1978. Maganda ang naging kalagay namin mga magagawa noon kasi nasa labor activist ako noon eh. Pinagtatanggol ko yung labor code, yung batas paggawa natin na kay Marcos, sa ating dating pangunang Marcos. Yan ang aking pinaglalaban dahil napakaganda ng benefit na ibinigay ng batas paggawa ng araw. Hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin ng company dahil bawal yun. Kahit sabihin pang may ano ka, may sinasabing kontrata. After contract, dapat ma-regular ka na. Ayun, ito pala. Bagamat alam natin noon, mayroong mga namumuhunan sa bansa natin na hindi sumusunod. Pero pinanindigan naman ng ating Pangulong Marcos ng araw na dapat yan ang makamtam ng mga manggagawang Pilipino. Mensahe na lang po sir sa ating President Bongbong Marcos. Oh, siyempre. Mensahe niyo po sa kanya. Duli at panindigan prinsipyo ng dating Pangulong Marcos. Kuha rin ni Pangulong BBM yan. Kuha rin niya po yan. Siyempre, aral po sa ama. Lahat naman tayong nga sa mga panahon na ang Pangulo natin, Ferdinand Marcos, na cost-oriented ang mga makabayang Pilipino. Cost-oriented yung orientation lahat ang totoong nagmamalasakit sa bayan. At isa si Pangulong Marcos ang naging idol natin. Dahil walang mali sa kanyang pangarap, panindigan, laban sa karapatan natin, mga Pilipino. Thank you, sir. Thank you, Paul.